mabagal si Chris Alfante. Oh, bagal yun, bagal. So, pasok na ng pasok lang. Kaya natin masabi nilang round, pero tigyo yan, di habol yung season yan. Okay. Suntok, tadyak, tipa. Wala nang bulakbol. Seryoso na, seryoso. On July 7, 2018, Ilorde International Promotion will have a boxing event at the Mall of Asia Music Hall. 10 exciting bouts featuring Chris Alfante, the reigning and defending WBC, Asian Boxing Council Continental Flyweight Champion, his challenger, Ardin Diale. And we spoke to Ardin before his big comeback fight. Ardin Diale, one of the veteran boxers sa Philippines. Kumusta ka, sir? Dito ko sa Olivia Dijon, Becos Dinner. Dito ako nag-stay. Ah, di ba dati kay ano ka? Kay United? United? Ano nangyari? Wala. Wala na. Malis na kami. Wala lang kontrata dun. Lumipat ako dito. Kay Coach Dino. Lumipat yung boxing game. Anong pakiramdam mo ngayon na ito, lalaban ka uli? Medyo matagal na natin hindi lumaban eh. Oo, oh, talagang pinaganda ko yung laban naman ni Chris Alfante kasi dapat dati pa malaban kami dahil sa schedule nun eh. Hindi lang natuloy kasi may naka-problema. Ano yung problema na, dati? Ano yun, si Fiscan, nahuli yung si Fiscan namin ba? Ah, ngayon, okay na ba yung mga kailangan yung requirements para sa health, sa CT scan? Oo, oh, okay na, complete na, wala lang problema, okay na lahat. Okay. So, tatanungin kita sa record mo ha, kasi medyo last year parang minalas ka yata, tatlong beses ka lumaban. Tapos dalawa talo mo. Ano nangyari? Siguro, pabaya training, wala sa focus sa training ngayon, nakapokus ako eh. Nakapokus ka? Parang nung isang araw lang, nakita ko, friend tayo sa Facebook, nakita ko may post ka doon na umiinom ka pa. Sigurado ka bang nagtitraining ka ngayon? Palabas lang yun para kasi para makita nila ni Bibo sa wala akong training. Okay. Palabas ko lang yun. Palabas lang. Dito to yun. Dito to yun. Oh, hindi. Okay. So, itong record mong huli, no? Tatlong laban, dalawang talo, lahat ng sa ibang bansa na talo ka. Ano bang pagkakaiba ng paglumalaban ka sa ibang bansa at sa Pilipinas? Siguro, ano? Parang hindi para sa akin yung laban pag nasabro, parang hindi para sa akin. Siguro, may kulang din. Kaya ganun. Okay. Sabi mo nga, baka training din? Oo, at saka sa ano din, sa financial, kaya ganun yung mga biglaan laban sa abroad. Okay. Hindi ako makapag-focus ng training na maayos. Pero magagaling yung mga nakalaban mo rin naman, parang ito si Naem Talani eh. Magaling to eh. Oo, magaling yan. Actually, ano lalaban to sa Malaysia eh. Oo, lalaban ng World Championship eh. Okay. Ito pa isa ah. So, parang ito, consider na to as parang comeback fight mo. Diba? Oo, ito. Oo, medyo matagal ka na. Anong klaseng tagal preparation at training ba talaga ang ginawa mo dito? Sigurado ka bang condition ka dito? Oo, condition ako dito. Saka hindi ako hirap sa timbang ngayon na fight flyweight. Hindi ako hirap na pinaganda ko lang maayos. Dalawang buwan may git. Dalawang buwan, matagal-tagal din, no? Parang ano to, pang big fight. Oo, guys, parang ko dito, umabang si Rico, sila ni Robert Unggukan. Oo, magaling to, si Unggukan. Oo, Unggukan yan, mabilis. Yan ang kinuha kong sparring kaysa Ardin Alfante. Si Alfante, bagal naman yan. Okay, so mabagal si Chris Alfante? Oo, bagal yun, bagal. So, pasok na ng pasok yan, kaya para sa akin, pabortar sa akin. Okay, ito si Chris Alfante, 26 years old, 14 wins, 6 losses and 1 draw. Pero yung last 3 fights niya puro panalo. Anong masasabi mo dito? Siguro ano, gumaling din si baga champion siya. Tumaas yung ano niya, level. Tumaas yung level. Pero sabi mo mabagal siya. Ha? Pero sabi mo mabagal siya. Oh, mabagal, pero ano rin, matibay na rin niya si Chris kasi champion eh. May galing din. Siyempre gusto mong manalo dito. Paano mo ba siya tatalunin? Siguro, dadaanin ko na lang sa tiyaga, bilis, saka pasokin ko na lang. may prediction ka ba kung ina-knockout mo or decision? Parang medyo matagal ka nang hindi nakaka-knockout ah. Oo. Siguro, darating din yung knockout. Magugulat lang ako baka ma-knockout. Okay. Ikaw ba, kumpiyansa ka na sa'yo at ikaw ang mananalo dito? Medyo pag nanalo ka dito, malaking bagay ito, malaking busto sa karir mo. Oo, malaki. Parang mabalik ako dati sa tagal ko sa kukinawala. Baka
babalik yung kumpiyansa ko na nag-champion ako ulit. Siguro, titraining na lalo. Mm. So, anong plano mo pag nanalo ka dito? Siguro, kung nanalo mo ako sa laban ngayon na ito, siguro, disiplina na ulit at saka focus training. Wala nang bulakbol. Seryoso na, seryoso. Eh, pag natalo ka, mag-retire ka ba o dadiretso pa rin? Ah? Eh, kung matalo ka? Siguro kung hindi matalo, tuloy-tuloy pa rin. Tuloy pa rin. Oo. Meron ka bang tao na parang gustong pasalamatan na nakatulong sa'yo dito sa training camp mo dito sa Laguna? Mm. Si Dino, salamat ulit ako na tinanggap niya ako na ulit na balik sa training. Mm-hmm. At saka, nagsitiwala pa rin na andyan pa rin, tuloy pa rin yun. Okay. Ito, may tanong ako sa'yo, medyo kakaiba ng konti. Mahilig ka ba sa basketball? Oo, basketball. Napanood mo yung laban ng Gilas? Oo, napanood ko eh. Yung nagsuntukan? Suntukan, nagrambulan, tapos inalunan natin yung si Terence Romeo, sinadyakan. Kung ikaw, tanong ko sa'yo, kung ikaw, kunwari, isa ka dun sa player na yon, isa ka sa basketball player, nandun ka sa loob ng court, anong gagawin mo? Siguro, aawat na lang. Hindi ka makikipag pagsuntukan? Eh, magaling ka sa boxing eh. Siguro, kung ako yung inape, talagang lalaban ako suntukan. Sino unahin mo? Naalala mo ba yung mga players? Yung medyo madumi maglaro, yung matangkad na tano. Anong gagawin mo doon? Yung inano ni Castro ba yun? Yung sinuntok na stroke? Anong gagawin mo doon? Susuntokin mo rin, flying punch? Anong klaseng suntok? Suntok, tadyak, tipa. Okay. Ito, malapit na yung laban ni ni Pacquiao, no? Anong pakiramdam mo dito? Pacquiao versus Matisse. Paano bang mangyayari dito sa tulong? Pacquiao makisig. Siguro, still pa rin yan, Pacquiao. Kasi maganda yung training niya ngayon. Okay. Anong prediction mo? Manakot ba ito o decision? Siguro, di abot ng decision. TKO yan. Hindi natin masabi nilang round, pero TKO yan. Di abot decision yan. Okay. Ito, ikaw, nakapunta ka na sa iba't ibang bansa, ano? Madalas ka rin sa Japan. Ito, as a hula, ano bang mas maganda, Japan o Philippines? Mas magandang Japan kasi big time ng premier dito, wala eh. Anong mensahe mo kay Chris Alfante? Good luck lang sa laban namin dalawa, saka para sa mga kayo gusto manalo eh. Siguro, nasa amin na lahat yung condition. Maganda na lang sa laban.